Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan po natin ang gabing ito sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama namin mapagmahal, nawa ibiyayaan mo kami na makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tema na ibinigay sa akin na pagninilayan natin sa gabing ito ay ang nangungulila. Nangungulila. Ano po? Nangungulila ako dahil ang inyong mga pare ay umalis. Iniwan ako sa gabing ito. Ano po? Nangungulila. Kung inyo pong natatandaan, sa Ebanghelyo, tinatanong ng mga alagad, ng mga Pariseo, si Jesus. At ang tanong po nila ay, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nag-aayuno, ngunit ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo ay nag-aayuno? Naalala po ninyo yun? Ano po ang sagot ng Diyos? Ano po ang sagot ni Jesus? Sapagkat ang mga panauhin ay hindi nag-aayuno habang kapiling nila ang ikinakasal. Hindi nag-aayuno ang mga panauhin habang kasama nila ang kinakasal. Ngunit, yan ang mahalaga, ngunit pag umalis na ang kinakasal, sila ay magdadalamhati. Magdadalamhati. Sa madaling sabi, pagkasama mo ang Diyos, walang dahilan para mag-ayuno. Pero pag umalis ang Diyos, wala kang magawa kundi magdalamhati. Magdalamhati. Bakit ka magdadalamhati? Kasi meron kang pangungulila. Meron kang pangungulila. Hindi lahat na nagdadalamhati nangungulila. Hindi lahat ng nagdadalamhati nangungulila. Pero lahat ng nangungulila nagdadalamhati. Ano po? Sa madaling sabi, hindi lahat ng nalulungkot nangungulila. Pero lahat ng nangungulila nalulungkot. Kaya mahalagang itanong, ano ba ang dahilan kung bakit nangungulila? Nagdadalamhati sila dahil nangungulila sila. Nangungulila sila dahil sa paglisa ng Diyos sa kanilang piling. Sa paglisa ng Diyos sa kanilang piling. Ano ang dahilan ng paglisa ng Diyos? Ano ang naghihiwalay ng tao sa Diyos? Isa lang ang sagot, kasalanan. Kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Naintindihan po ba ninyo yun? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Halimbawa, magtitimpla ka ng kape, 3-in-1. 3-in-1. Ano po? Nilagay niyo yung 3-in-1 sa tasa. Nagpunta ka sa dispenser. Tapos, nung nalagyan mo ng tubig, nung hinalo mo, ayaw matunaw.
Bakit? Ang nailagay mo ay malamig na tubig. Diba? Hindi yung kasalanan. May tawag doon. Di po ba, ano? Naintindihan ninyo? Ano tawag doon? Ay! 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 Ano ba yan? Ang tawag doon, nagkamali. Nagkamali ang tawag doon. Yung nagsabing katangahan, nagkasala kayo. Bakit? Mabilis kayong maghusga. Ay, ano ba yan? Mag-iingat. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Yung pagkakamali, itinatama. Yung pagkakasala, pinagsisisihan. Dahil ang kasalanan ang naghiwalay sa tao at sa Diyos. Hindi iniiwanan ng Diyos ang tao. Hindi iniiwanan ng Diyos ang tao. Ang tao ang lumayo sa Diyos dala ng kanyang pagkakasala. Kaya magandang pagtunan ng pansin. Bakit lumilisan ang Diyos? Sapagkat ang paglisan ay nagdudulot ng pangungulila at sabi nga, hindi lahat ng nalulungkot nangungulila. Hindi lahat ng nalulungkot naghahanap. Hindi lahat ng nalulungkot nakakaramdam ng kakulangan. Ang ibig ko sabihin, pag kayo nalungkot, at maraming dahilan kung bakit kayo nalulungkot, hindi po ba, ano? Pero hindi ibig sabihin, naghahanap kayo. Naghahanap kayo. Ano ang aking karanasan ng pangungulila? Para mas naintindihan. Anong karanasan ng pangungulila? Nung pumanaw ang aking ama, namatay na ba kayo? Huwag niyong ipagdadasal. Ano po? Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Ano po? Pero masunugan ka na, huwag ka lang mamamatayan. Diba? Kasi pag nanakawan ka, pwede mo mabawi yon. Pag nasunugan ka, talo ka, talo pa sa nanakawan yon. Pero kahit nasunugan ka, pwede pang mabawi yon. Tama po ba? Pero pag namatayan ka, ay hindi na mababawi yon. Hindi na mababawi. Nung namatay ang aming ama, alam po ninyo, 12 years ago, hanggang ngayon, hindi napawi ang pangungulila. Inaamin ko sa inyo na yung Pasko, birthday, bagong taon, hindi na naging kasing saya kaysa noon. Kahit mas masarap ang pagkain, hindi na magbabalik. Kahit mas maganda ang dekorasyon, hindi na papawi ang pangungulila. Kahit mas maganda ang mga Christmas song, nandun pa rin ang pangungulila. Bakit? Ang pangungulila ay tungkol sa isang relasyon. Tungkol sa isang relasyon. Mga minamahal, mga kapatid, ano na lang ang aking pangarap? Sana man lang mapanaginipan ko si Papa. Di ba? Sana mapanaginipan mo. Ayaw mo naman makita. Mahirap na makita, di ba? Pag nakita mo, tatay mo matagal ng patay, hindi totoo yun, multo yun, di po ba? Ano? Kaya yung sabi, Father, sana tulungan kami ng Diyos kasi
malungkot na malungkot kami sa pagpanaw ng aming mahal sa buhay. Pag sinabi ko, anong gusto niyong gawin ko? Ipagdasal ko ang dalawing kayo araw-araw? Diba? Huwag naman, Father, huwag naman. O, kita nyo na, ayaw nyo rin ipadalawang kayo, di po ba? Ano? Pag namatayan tayo, yung unang buwan, ang mahal ng kuryente. Bakit? Walang gusto magpatay ng ilaw eh. Hindi po ba? Ano? Ha? Takot na takot tayo. Bagamat, meron tayong pangungulila. Meron tayong pangungulila. Alam po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, ano ang meron ako pag pinag-uusapan ng muling pagkabuhay? Anong meron? Ang pag-asa na makikita ko muli sa muling pagkabuhay ang aking mga mahal sa buhay. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol sa ikaw ay hindi na mamamatay. Ang muling pagkabuhay hindi lang tungkol sa hindi ka na magkakasakit. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang doon sa hindi ka na magugutom. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol doon sa ano, hindi ka na mahihirapan. Hindi. Ang muling pagkabuhay ay tungkol sa tagpuan ng mga nagmamahal at minamahal na pinaghiwalay ng kamatayan sa mundong ito. Yun ang muling pagkabuhay. Kaya nga, pag may pumanaw, ang ating pananampalataya ay nagsasabing, magkikita muli tayo. Di po ba, no? Mahalaga yun. Magkikita muli tayo. Alam niyo yung kwento na kung saan yung bata binabasa yung Biblia. At sabi ng teacher niya, huwag mong basahin yan, hindi totoo yan. Sabi ng bata, totoo po ito. Ay, hindi yan totoo. Sabi ng bata, totoo po ito. Sabi ng teacher, ano binabasa mo? Ah, kinain po ng balyena si Jonah. Sabi ng guro, ay, hindi totoo yan. Ma'am, totoo ito kasi sinabi ng Biblia. Ah, hindi kasya sa bunganga ng balyena ang tao. Diba, ano? Ay, sabi ng bata, ay, di, malaking-malaki po yung balyena. Ay, sabi niya, walang ganong kalaking balyena. Ano sabi ng bata? Ay, makipagtalo sa guro niya. Ay, di, pag nagkita po kami sa langit, tatanungin ko po sa kanya kung ano talaga ang tunay na nangyari. Ay, sabi ng guro, paano kung wala siya sa langit? Ay, di, sabi ng bata, di kayo po magtanong. Magkikita kayo sa impyerno. Ano ibig ko sabihin? Pagkatapos natin dito sa lupa, dalawa lang ang pupuntahan natin. Hindi po ba? Dalawa lang. Smoking or non-smoking. Dalawa lang. Ano sabi sa aklat ni San Mateo? Sa huli, paghihiwalayin ang tupa at kambing. Hindi po ba? Ano? Ang mga tupa ay sa piling ng Diyos, ang mga kambing ay saan? Sa panghapang apoy na hindi nauubos. Ibig sabihin, pagkatapos dito, may pupuntahan tayo. Ano ang kwaresma? Ang kwaresma ay isang pagpapaalala upang hindi ka pumunta sa smoking area. Yung Pasko, yung Adbiento, palaging masaya ang kwento noon, di po ba, no? Palaging masaya ang kwento. Kasi yung pagpinanganak ang bata, palaging masaya. Di ba, no? Pagbagong anak, nako, nag-aagawan silang kumalong, di po ba, no? Nag-aagawan yung mag-asawa sa pagkalong sa unang anak. Palagi sinasabi ng misis, ay, ako ang kamukha. Sasabihin naman ni mister, ako ang kamukha. Diba, ano pa? Yan ang sinasabi ninyo sa unang anak. Palaging, ang cute, ang pokey, ang ganda.
Tapos darating ang lolo at lola, ay ako ang kamukha. Diba? Sumisingit, no? Sumisingit. Ano sabi ng lolo at lola? Wag nyo lang, pwede nyo na akong hindi dalawin. Iwanan nyo lang yung apo ko dito. Ah, diba, na? Ganyan eh. Apostolate. Gusto mag-alaga ng apo. Di po ba, na? Pero, yun ang pero. Pag lumaki na, dumudumi na, kailangan ng palitan ng diaper, ay, kailangan na ng gatas, ay, napansin nyo na, magastos na, nakakapuyat na, hindi po ba, na? Pag umiyak na ang bata sa gabi, ano sinasabi ni Mister? Yung anak mo, patahanin mo. Oh, anak na lang niya, hindi po ba, na? Hindi na anak natin, ha? Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga na mayroong iba't ibang yugto ng relasyon. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Sapagkat ang katotohanan, ayon sa aklat ng buhay, aklat ng mga awit, I mean, ang buhay ay 70 lang. Life is only 70, 80 for those who are strong. Nakupo ninyo? Life is only 70, 80 for those who are strong. Ako, 62 na ako. 62, ito mukha na 62. Ano pa? Kung ako ay 70, 8 years na lang ako. Kung ako'y makaka 80, 18 years na lang. Maiksi na lang yun. Yung 62, ang bilis eh. Yung 18 pa kaya, tama po ba? Hello? Ito ang mukha ng 18. Nakupo ninyo? 18 na lang ito sa mundong ito. Pero huwag kayong magagalit sa akin, tinitingnan ko kayo. Ha? Yung iba sa inyo, mas malapit na. O ba? Di ba? Huwag nyo sabihin, 60 lang kayo. Lani, no? Kung dito kayo pinanganak, sa dulong ito, dito kayo mamamatay. Naintindihan nyo? Ito lang ang guhit ng buhay. Ay. Pag ikaw ay 40, dito ka. Tama po ba? Pag 50, ay, banda ka na rito. Di po ba, no? Pag 60, ay, malapit na. Pag 70, ay, malapit na, malapit na. Pag 80, nakabiting ka na dito, nakabiting. Nangangapit ka na, di ba, no? Ano ibig ko sabihin? Seriously, nakahanda ba kayo? Ang kwaresma ay isang paghahanda. Hindi lang ito tungkol sa kasalanan. Tungkol ito sa pag-ibig ng Diyos na kung saan ang mga napaghiwalay ng kasalanan ay magbalik loob upang sa araw ng kamatayan magkikita-kita muli tayo sa piling ng Diyos. Mahalaga yon. Ang kwaresma, hello, ay isang biyaya na kung saan hinahanda tayo ng Diyos upang magkita-kita muli tayo sa piling niya. Di po ba, no? Anong sinasabi? Paano ka makakarating sa piling ng Diyos? Ano sabi? Pakainin mo ang nagugutom, painumin mo ang nauuhaw, bigyan mo ng damit ang mga hubad. Tama po ba? Tanggapin mo ang mga estranghero, dalawin mo ang mga may sakit, dalawin mo ang mga nakakulong, ilibing mo ang patay. The 7 corporal works of mercy. You give food to the hungry, you give drink to the thirsty, you welcome a stranger. Tama po ba? You visit the sick. You visit those who are in prison.
You clothe the naked, you bury the dead. Hello? Ano ibig ko sabihin? Simple lang. Simple lang ang paalala sa atin. Yan ang unang pagbasa sa unang linggo ng Kwaresma. Yan ang pagbasa. Kaya pag-uusapan natin ang pagpasok sa langit, hindi tatanong, member ka ba ng choir? Hindi tatanong, lector ka ba? Hindi tatanong, ihos ka ba? Di po ba, ano? Hindi tatanong, lay minister ka ba? Hindi tatanong, nagnunubina ka ba? Nagro-rosaryo ka ba? Hindi. Ang itatanong ay, nagpakain ka ba ng nagugutom? Nagpainom ka ba ng nauuhaw? Dinamitan mo ba mga hubad? Tinanggap mo ba mga isanghero? Dinalaw mo ba mga may sakit? Dinalaw mo ba mga nakakulong? Inilibing mo ba mga patay? Naintindihan po ninyo ako? Bakit? Bakit mahalaga yon? Sapagkat ang muling pagkabuhay ay ang ating pakikipag kapwa-tao. Ang ating pakikipag kapwa-tao. Bakit mahalaga ang pakikipag kapwa-tao? Sapagkat ang kasalanan, pakinggan po ninyong mabuti, ang kasalanan ang naghiwalay sa tao sa kanyang kapwa. Ano po ang malaking problema natin? Ang sabi ay, mahalin mo ang tao, gamitin mo ang bagay. Love people, use things. Naintindihan po ninyo? Love people, use things. Ano po ang problema natin sa panahon ngayon? Sa panahon natin ngayon ay, they love things and use people. Kaya maraming user-friendly, kaibigan ka lang kapag meron kang pakinabang. Yun ang mahirap. Bakit may palakpakan? Kaibigan ka lang kapag meron kang pakinabang. Kaya ano? Yung mga walang pakinabang, nagiging estranghero. Kahit sa sariling pamilya, nagiging estranghero ang mga walang pakinabang. Di po ba? Pagkamisan nga, masakit ang mga pananalita, palamunin yan. Ay, masakit. Di po ba ano? Palamunin. Bastardo. Ano pa? Magsabi kayo, ang dami nating sinasabi, di po ba ano? Pero mas mahirap yung, ay, lektor pala yan? Sa Quiapo? Ay, bakit nagpa 5-6? Halimbawa lang yun, baka sabihin mo, si Father may kakilalang nagpa-five. Halimbawa lang. Kayo naman. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi yung paglilingkod lang sa simbahan ang dapat tignan. Ang ating pakikipagkapwa-tao. Doon po sa isang parokya na aking pinaglingkuran, meron po doon, lahat ng organisasyon, membro siya. Lahat na organisasyon, member. Ano po? Pag hindi siya lektor, choir siya. Pag hindi siya choir, Lourdes siya. Pag hindi siya Lourdes, Fatima siya. Pag hindi siya Fatima, ador-ador siya. Ay, lahat na lang. Pag hindi siya ador-ador, kolektor siya. Lahat! May uniforme siya. Kaya pag mayroong souvenir program, nandun siya sa lahat.
Kaya ang sabi ko, sa prosesyon, isusuot ninyo ang inyong uniforme. Sa prosesyon, isusuot ninyo ang inyong uniforme. Agad-agad sabi niya, ay ako, Father, paano ako? Ay simple lang sagot ko, ay di suot mo. Di ba no? Kada kanto, nanay, kada kanto, magpalit ka. Di ba no? Ang hilig mag-member eh. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-member. Pero ang aking sinasabi, makipagkapwa-tao ka. Naintindihan po ninyo ako? Makipagkapwa-tao. Mahirap yung tayo ay membro ng isang organisasyon sa simbahan, pero hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Mananabi ako. Meron doon sa isang parokya, ang tanda na, kolektor pa rin. Ano problema pag matanda ang kolektor? Ang bagal na. Di ba ba? Ano? 1-2, 1-2, 1-2, 1. Di ba? Ha? Ano problema doon? Tapos na ang misa, hindi pa siya tapos. Pag sinabihan mo, nanay, ipamigay mo na yan sa iba. Ano sagot sa akin? Ay, nako. Hindi niya sinabing father. Ang sabi niya, ay, nako, totoy. Di ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Yun na nga eh. Di ba? Sa piling mo, makakapasok ka sa pinto ng langit dahil kolektor ka. Di ba ba, ano? Aba! Ito naman ay sakit ng maraming naglilingkod. Di ba ba, ano? Hindi ko alam dito sa Quiapo, ha? Hindi ko alam, ha? Ang kilala ko lang dito, ang inyong rektor, classmate ko. Di ba ba, ano? Hindi naman nagkukwento sa akin yon. Pero, hindi ko alam dito, ha? Sa maraming parokya, may mga lektor na nagbabasa lamang kapag may okasyon. Ano ibig sabihin? Pag piyesta lamang, pag meron lamang bisita, pero pag ordinary day, hindi mo makita. Hindi nagpra-practice. Di ba, ano? Kaya ano? Tarantan-taranta pag nagbabasa, kung ano-ano mga binabasa. Di ba, ano? Pati ebanghelyo, binasa. Eh kasi lumipad yung page eh. Ang hirap nung ganun. Ang ikalawang pagbasa ay ang ebanghelyo ni San Mateo. Oh, inunahan pa si Father eh. Di ba, ano? Ang hirap nung ganun. Mga minamahal na mga kapatid, unahin ang pakipagkapwa-tao sapagkat ang ating pakipagkapwa-tao ang susi ng pinto ng langit. Susi sa pinto ng langit. Ngayon, sino ang ating kapwa? Di po ba, ano? Sino ang ating kapwa? Nasabihin nyo, ay, alam ko na yan. Yan yung tungkol sa ninakawan, binugbog. Ha? At tinulungan ng Samaritano. Hindi yon. Sino ang ating kapwa? Ang ating unang kapwa ay ang ating pamilya. Ang ating pamilya. Ano ibig ko sabihin? Mahirap na tayo naglilingkod sa simbahan, pero hindi tayo makapaglingkod sa loob ng tahanan. Inuulit ko, mahirap yung tayo naglilingkod sa loob ng simbahan, pero hindi tayo naglilingkod sa sariling tahanan. Yung po bang ang galang-galang natin sa simbahan, pero pagkausap natin ng ating matandang magulang,
palaging mataas ang ating boses. Yung po bang galanting-galante tayo sa loob ng simbahan, pero madamo tayo sa sariling kamag-anak. Yung po bang asipag-sipag natin sa loob ng simbahan, pero pinapabayaan natin ang may sakit sa sariling tahanan. Yung po bang ang sipag-sipag natin mag-ayos ng mga gamit, pero sa bahay, hindi tayo pwedeng, hindi tayo malang tumutulong sa labahin. Naintindihan po ninyo ako? Ano ibig ko sabihin? Ano man ang magandang balita sa labas ng tahanan na hindi nyo ginagawa sa loob ng tahanan, ang mga ito ay palabas lamang. Palabas lamang. Kaya nga nasa labas eh. Sino ang nasa loob? Ang pamilya. Ang mahalaga, kung inyo pong natatandaan, at sana'y alam ninyo, ng ika-apat na utos ng Diyos ay ano, igalang ang iyong mga magulang. Di po ba? Hindi naman sinabi doon, igalang ang kapitbahay. Unahin ang paggalang sa magulang. Di po ba, no? Huwag makiapid. Bakit? Dahil dapat mahal mo ang iyong asawa. Mahirap yung mas mahal mo ang kapitbahay mo. Di po ba, ano? Alam niyo yung salitang osmosis. Ano yung osmosis? Nakakabukha mo ang madalas mong kasama. Naintindihan po ninyo? Nakakabukha mo ang madalas mong kasama. Kaya yung mga mag-boyfriend at girlfriend, kung napapansin ninyo, dapat nakikita nyo, nagiging magkamukha. Di ba? Madalas magkasama eh. Doon sa isang parokya, sabi nung isang nagsisimba, totoo ba yan, Father? Oo, totoo yan. Sabi ko, bakit ang misis ko kamukha ng kapitbahay namin? Oo. Ay, ibig sabihin, madalas siya sa kapitbahay ninyo. Di ba ba, ano? Ha? Paano mo igagalang iyong ama't ina kung palagi ka nasa labas? Paano mo mamahalin ang iyong asawa? Hello? Kung mas mahal mo ang kapitbahay, di po ba, ano? Ano sabi? Huwag magnanakaw. Ano ibig sabihin ng huwag magnanakaw? Hindi lang yung ikaw ay kukuha ng gamit ng ibang tao nang walang paalam. Ang pagnanakaw ay hindi rin pagbibigay sa nararapat. Hello? Ang pagkaintindi natin ng pagnanakaw, nanguha ako ng gamit nang walang paalam. Tama po ba? Tama yon. Pero, ang hindi mo ipagkaloob sa nararapat ay isang pagnanakaw. Halimbawa, Father, alam mong kailangan ng iyong magulang ang gamot. Hindi ka nagbigay. Pinagnanakawan mo ang iyong magulang. Naintindihan ninyo? Kapag hindi mo, mananabi ako ha, sa mga lalaki ha, mga lalaki. Yung mga mister na hindi iniintriga ang buong sahod kay misis. Hello? Hindi iniintriga ang buong sahod kay misis. Binabawasan niya. At sasabihin niya, oh, ito ang sahod ko. Pero may bawas. Anong tawag doon? Pinagnakawan nyo ang inyong misis. Ay!
Sabi ng mga iba doon. Siguro iniisip nyo, sana nakikinig ang mister ko. Naintindihan po ba ninyo? Kapag ang mga anak ay sumasahod na, ang kanilang mga magulang ay retirado na, ay dapat sila ay nagsusulit. Tumutulong sila sa bahay kung ang kanilang mga anak ay nakikitira sa tahanan ng kanilang mga magulang. Aba, mahirap naman may trabaho ka na anak, palamunin ka pa rin. Tabi ha, dapat nagsusulit. Dapat ikaw na nagbabayad ng kuryente. Dapat ikaw nagbabayad na ng tubig. Di po ba, no? Kung hindi man, dapat tumutulong ka. Kung hindi ka nagsusulit at kumakain ka sa inyo, ikaw ay nagnanakaw. Ay, mahirap. Kaya nga nangungulila tayo eh. Di po ba, no? Nangungulila tayo. Bakit? Alam mo, sumasahod. Pero ang kinakain mo, ito lang. Puro kanin. Walang ulam. Di ba, no? Nangungulila ka. Nangungulila ka ba doon sa pagkain? Hindi. Nangungulila ka sa pagmamahal ng iyong anak. Ang hirap naman na ganun. Buhay pa, nangungulila na. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay, maiksi lang. Oh, ay! Alam po ninyo, 2 years ago, na-stroke ako. Na-stroke. Sa umaga, alas 7, nagmisa ako. Alas 3, nagkasal ako. Alas 5, nagdadrive ako papunta ng Mega Mall. Kasi meron kaming dinner. Pagdating ng 5:15, di ko makalimutan, alas 5:15, naduling ako. Hindi ko makita ng maayos ang kalsada, tinabi ko ang sasakyan. Sabi ko, sandali lang, sabi ko sa kasama ko, naduduling ako. Sabi niya, ay, baka meron kang vertigo. Ay, hindi vertigo ito, kasi ang vertigo, umiikot ang daigdig. Naduduling lang. Tapos sabi ko, parang wala nang pakiramdam ang kamay ko. Hindi ko na mataas. Ay, sabi ka agad, tumingin ka sa akin. Ngumiti ka, ngumiti. Bakit pinangingiti? Tinitingnan ko, tabingi yung mukha. Ano po? Ay, pantay. Pantay. Ay, sabi niya, hindi stroke yan, pantay eh. Sabi ko, hari nawa. Pero wala nang pakiramdam yung aking kamay. Maya-maya, sabi ko, tawagan mo siya ganun, ipag-drive ako kasi hindi ko na kayang mag-drive. Pakisuyuan mo yung security guard ng Mercury sa Pandakan. Nailipat ako sa likod kasi hindi ko na kayang gumalaw. Sabi, anong ibig mo sabihin? Wala nang pakiramdam ang paa ko. Alam nyo, 15 minutos, walang pakiramdam. Ganong kabilis. Mga minamahal na mga kapatid, 3 weeks before, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test ko. Healthy, nakalagay doon, healthy. Oh, stroke. Kaya hindi na ako naniniwala sa blood test. Huwag kayo maniwala. Pwede kayo may stroke. Anong katotohanan? Maraming natulog kagabi na hindi na nagising sa araw na ito. Yun ang katotohanan. At maraming nagising kaninang umaga na nagplano sa gabing ito, hindi na umabot. Hindi na umabot. Yan ang katotohanan. Bakit? Sapagkat hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak ang buhay.
Kaya huwag tayong kampante. Ano sabi? Ano sabi ng isang mayaman? Ay, ipagigiba ko ang aking kabalig. Bakit ko ipagigiba? Kasi wala nang paglalagay yung marami kong ani. Ano sabi ng Diyos? Hangal. Ay, hangal. Sa English, you fool. I will take your life tonight. Hangal. Babawin ko ang iyong buhay ngayong gabi. Ay. Malay mo, ikaw yun. Di po ba, ano? Huwag kang tawa ng tawa. Di ba? Marami sa atin ang panalangin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba, ano? Bakit? Para wala nang hirap? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Alam niyo yung pakiramdam ng stroke. Dinig niyo lahat, hindi kayo makatingin, alam niyo pinag-uusapan ng mga doktor, hindi ka makakilos. Sabi ng doktor, Father, they might not make it. Ay, ano kaya tsura ng might not make it? Sa madalit sabi, hindi na ako magtatagal. Di po ba, ano? Pag kayo'y na-stroke, dalawa lang yan. Either patay or gulay. Either patay or gulay. Kaya iniisip ko, paano nalang kung gulay ako? Hanggang kailan? Sino mag-aalaga? Nakuha po ninyo? Sino magtitiis? Sino magtsatsaga? Meron ng isang matanda na ipinahira ko ng langis. 10 taon na nakahiga. 80 years old. Sabi ko, Nanay, birthday nyo ngayon. Anong gusto nyo pa birthday galing kay Jesus? Sabi ng matanda, sana Father, bigyan pa ako ng 10 taon. Sabi ko, ha? Hindi kayo napapagod? 10 taon na kayo nakahiga? Hindi, Father. Sana bigyan pa ako. Ano sabi ng caregiver? Sabi ng caregiver, ah, hindi ko na kaya. Maring kayanin mo, pero yung nag-aalaga sa'yo, ayaw na, hindi po ba, no? Kaya nga, marami may sakit. Iniiwan ko saan? Akala ko, kwento lang na ibang bansa yun. Sa atin, meron. Kung naalala ninyo, pinakita pa sa TV, di po ba? Isinakay saan? Sa L300. Tapos, sa ilalim ng tulay, inihulog yung matandang may sakit. Sa Pilipinas yun, sa Pilipinas, ibig sabihin, sadyang merong kapamilya na ano, hindi nagmamahal. Nahuli naman, nahuli. At nang tinanong, bakit mo iniwan? Ay kasi po, walang mag-aalaga. Huh? Kaya marami sa atin, takot tumanda. Bakit? Takot tayo na walang mag-aalaga sa atin. Pero at least kung matanda ka na at ikaw ay nabalda, maiksi na lang, di po ba, no? Kung dito ka nabalda, konti na lang, di po ba, no? Pero, ayaw mo pa rin mabalda. Tama po ba? Ayaw pa rin. Kaya panalangin natin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama po ba? Taas ang kamay ng gusto ni Lord na natutulog. Taas ang kamay. Ah. Ilan lang. So gusto ninyo kayo nasa gasaan? Ha? Ayaw nyo natutulog eh. Gusto nyo kayo ano, nasusunog? Hindi, papipiliin ko kayo kasi nakatingin si Lord eh. Lord, tingnan mo kung sino, ha? Namimili tayo, Lord, ha? Lord, tinatanong ng Diyos, sinong gustong nag-crash ang eroplano? Ayaw. Nabunggo ang bus. Ano ba naman yan? Ayaw na nasa sagasaan. Ayaw nang nalulunod. Ayaw nang nasusunog. O sa madalit sabi, gusto nyo lahat natutulog. Di ba, ano? Bakit feeling nyo hindi kayo mamamatay? Ha?
Kailangan nyo tanggapin yun. Dahil marami sa atin, ang gusto na sila kunin ni Lord habang natutulog, sa mga misa, may mga namamatay na. Sa mga misa, may namamatay na. Bakit? Sa unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Diba na? Kitang-kita kayo dito, nakanganga kayo. Tapos pagkatapos ng misa, lalapitan mo si Father. Ay, Father, ang ganda ng homily mo. Diba na? Pag tinanong ni Father, ano sinabi ko? Basta, ganda. Natulog ka na, nagsinungaling ka pa. Mga minamahal na mga kapatid, ang Kwaresma ay isang pagkakataon na ano? Itama ang pagkakamali, makipagkasundo, ihingi ng tawad ang kasalanan, magbagong buhay, at bumalik sa piling ng Diyos. Inuulit ko, ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pag-aayuno. Hindi lang ito tungkol sa paghahandog, almsgiving. Hindi lang ito sa pahabaan ng panalangin. Naintindihan po ninyo? The discipline of Lent is what? Fasting, almsgiving, prayer. Pero, ang Kwaresma hindi lang tungkol dito. Hari nawa, ang panalangin, ang paghahandog, ang pag-aayuno ay magmulat sa atin sa katotohanan na meron akong pagkukulang. Meron mga bagay na dapat baguhin. May mga bagay na dapat talikuran. May mga bagay na dapat pagsisihan. At kailangan makipagkasundo sa Diyos. Naintindihan po ninyo ako? Mahirap yung attend na recollection. Wala naman pagbabagong buhay. Di po ba, ano? Yan po ang pinakamalaking iskandalo ng simbahan. Ang pinakamalaking iskandalo ng simbahan ay simba tayo ng simba, pero hindi nagbabago ang buhay. Hello? Simba tayo ng simba, pero hindi nagbabago ang buhay. Kaya nga, kung naintindihan ninyo kung bakit kailangang mangulila, dahil gusto ko makita ang mukha ng Diyos. Nangungulila ka, hindi dahil gusto mo lang yumaman. Nangungulila ka, hindi dahil gusto mo lang gumaling. Nangungulila ka, hindi dahil gusto mo lang umunlad. Nangungulila ka dahil gusto mong makita ang mukha ng Diyos. Sa madalit sabi, sa iyong paglilingkod sa simbahan, anuman ang iyong ministry, naglilingkod ka dahil nangungulila ka, gusto mong makita ang mukha ng Diyos sa iyong paglilingkod. Naintindihan po ninyo? Hindi yung gusto mo ikaw ay pinapalakpakan. Hindi yung gusto mong sinasabi ng ibang tao, ay sister, ang galing mo. Hindi yun. Ang iyong paglilingkod ay dahil nangungulila ka. Bakit marami ang nagtsatsaga sa online mass? Kasi ang tingin nila sa misa ay isang obligasyon lang. Kung hindi ka nangungulila, na ano, natanggapin ang Diyos sa banal na komunyon, mananatili ka sa online mass. Di po ba? Mananatili ka sa online mass. Kasi wala kang pangungulila na matanggap ang Diyos. Pero kung meron kang pangungulila na matanggap ang Diyos, kahit saan ka galing, pupunta ka.
Di po ba, ano? How we wish na sa TV lalabas yung ostya, di ba, ano? Di ba? Pagkumunyon. Wala. Hindi darating yun. Hindi darating yun. Hindi ka nagsisimba dahil wala kang tunay na pangungulila. Hindi ka naglilingkod ng maayos kasi wala kang pangungulila. Hindi mo minamahal at ginagalang ang iyong mga magulang dahil wala kang pangungulila. Mga minamahal na mga kapatid, ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, hindi mo kayang pakainin lahat na nagugutom, pero magpakain ka kahit isa. At least one. Hindi mo kayang damitan lahat ng hubad, pero magbigay ka naman ng damit kahit isa. Hindi mo kayang painumin lahat ng nauuhaw. Magpainom ka naman kahit isa. Nakuha po ninyo? Isa. Mahirap bang bilangin yung isa? Diba? Dalawin mo man ang iyong matandang magulang na may sakit kahit isang beses. Ilan ba magulang natin? Isa. Isa lang. Isang tatay, isang nanay. Di po ba, ano? Ano ang katotohanan? Nung lumalaki tayo, makinig. Nung lumalaki tayo, 5, 6, 7 mga anak. Isa lang ang magulang. Nagrereklamo ba mga magulang na meron silang 8 anak? Yung mga magulang dito, nagrereklamo ba kayo na meron kayong 3 anak? Hello? Walang magulang nagrereklamo na marami silang anak. Tama po ba? Bagamat meron akong inanoint saan? Sa paanakan. Hindi ko na uulitin yun. Pinapasok ako doon sa mga paanakan eh. Sa delivery room. Hindi ko na uulitin yun. Doon lang ako nakakita ng lahat na nakabukaka. No? Ano ba naman ito? Ha? Ay! Pare-parehas lang itsura. No? Hindi ko na uulitin ito. Pero lahat, sumisikaw. Meron doon, ano po, inaanoint ko itong hindi magandang kalalagayan. Sabi ko doon sa, ano yun, kumadrona, sabi ko, ate, kawawa naman yun, no? Sigaw na sigaw. Minumura yung asawa. Minumura lahat dahil masakit. Ano? Lahat, marami PI, minumura yung asawa. Sabi ko, ate, kawawa naman yun. Ano sabi sa akin ako, madrona, maniwala ka dyan, father, pampito na yan. Pambira, wala pa lang. Hindi pala namamaster yun, ano? Ah, diba, ano? Di ko alam, akala ko namamaster eh. Diba? Pero nagre-reklamo ba mga magulang? Na nahihirapan silang mag-alaga na meron silang 7 anak? Wala. Ang hiwaga ay, itong hiwaga, yung 7 anak nahihirapan na mag-alaga sa iisang magulang. Yun ang hiwaga. Naintindihan niyo po ako? Tapos gusto mo pumunta sa langit? Hello? Naintindihan niyo po ako? Yung kayong magkakapatid, nagtuturuan kayo kung sino mag-aalaga ngayon sa inyong mga magulang. At lahat may dahilan. Ay, ayaw ko. Huwag naman ako. Siya naman. Di ba? Ayaw niyong mag-alaga, tapos gusto niyong pumunta sa langit. Ay, huwag kang umasa. Excuse me. Baka yun ang tanong ng Diyos.
inalagaan mo ba nanay mo? Ano ka? Di po ba? Ano ibig ko sabihin? Ang pangungulila ay isang damdamin kung saan sa aking ginagawa, gusto ko makita ang mukha ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Sa translasyon, hinahangad mo ang makita ang mukha ng Diyos. Hindi lang yung ikaw ay sumasama. Hindi lang. Meron kang paghahangad na makita ang mukha ng Diyos. Ano sabi ni Simeon nung makita niya ang mukha ng Diyos? Pwede na akong mamatay. Bakit? Nakita mo na eh. Napawi na ang iyong pangungulila. Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo nangungulila kasi mali ang ating hinahanap. Kaya tayo nangungulila, mali ang ating inaasam. Matulog ka man sa loob ng simbahan, kung ang iyong hinahanap ay mali, palagi kang nangungulila. Kaya kahit ikaw ay mayaman, ngunit hindi ka marunong makipagkapwa, patuloy kang mangungulila. Kahit ikaw ay malakas, kahit ikaw ay popular, kung hindi mo hinahanap ang tunay na Diyos sa dami ng pera, sa dami ng palakpakan, patuloy kang mangungulila. Kaya nga po mahalaga sa gabing ito, mga minamahal na mga kapatid, hindi lang sana tayo nagsisimba, hindi lang sana tayo nagdadasal, hindi lang sana meron tayong debosyon, at hindi lang sana tayo basta nag-aayuno. Dapat meron tayong pangungulila. Pangungulila na ano? Na makita ko ang mukha ng Diyos. Sana yung mga lay minister, naintindihan ninyo nang inaabot ninyo ay hindi lamang isang piraso ng tinapay. Ang katawan ng Diyos sa taong nangungulila para sa Diyos. Alam po ninyo, noong 1999, hindi ko makalimutan, 1999, naka-assign po ako sa isang parokya, mahirap na parokya sa Santa Mesa. Mahirap talaga. Bakit? Ang koleksyon ko sa misa, 1850. 1999 yun, 1850. Tatlong beses ko yung binilang. 1850 talaga. Ang nagsimba, 22. Ibig sabihin, meron pang hindi nagbigay. Nako po ninyo. Meron pang hindi nagbigay. 1850. Alam po ninyo, nakasalampak ako sa sahig. Umiyak ako. Naawa ako sa sarili ko. Bakit? Yun yung lipat ko sa parokya na pagdating ko walang kama, butas ang dingding kasi inuwi yung aircon. Ang CR ay walang toilet seat. Wala kaming upuan. Sa kusina, wala yung mga kaldero kasi dinala. Tapos ang koleksyon mo, 1850. May utang ka pa. Ay kinukwenta ko, nasa 700,000 ang utang. I-divide mo sa 1850, ay matagal-tagal na babayaran yon.
Paano pa yung kakainin namin? Na hindi makakabili ng tanghalian yun. 1850. Marahil ang iba sa inyo kilalang yumaong Monsignor Montemayor. Tinanong kong yumaong Monsignor Montemayor, Monsi, dati yung chapel ito. Dati yung chapel ng Quiapo yun eh. Isipin ninyo, layo-layo. Kasi Quiapo ang unang simbahan eh. Di po ba, no? Ano sabi sa akin ng yumaong Monsignor? May mga bagay na hindi nakukuha sa pagsusumikap. Ay, anong gagawin ko, Monsignor? Ilakad mo ng palod sa Quiapo. Oo naman! Ilakad ng palod sa Quiapo? 1999. Nakatayo ako dyan sa pinto dyan. Tinantya ko. Sabi ko, tingko kaya ko ito. Ha? At lumuhod ako. Aba, merong matandang nakakilala. Father, anong gagawin ninyo? Lalakad din kayo ng palood? Opo. Oh! Ano pong intensyon ninyo? Para sa aking parokya. Oh! Father, isama mo naman ako sa inyong intensyon. Sabi ko sa matanda, sumakay ka pa. Ano aking panalangin? Makaahon ako sa kahirapan. 1850? Ano ka? Hindi, luhod na. Patawarin ako ng Diyos. Masakit pala. Masakit sa tuhod, masakit sa hita, masakit sa puwet, masakit sa bewang, masakit sa likod. Matalino ang Diyos. Bakit? May nakakilala eh. Ay kahiyaan na. Di ba? Baka sabihin ng matanda, ay nakita ko yan, hindi nakatapos. Di ba na? Nakakahiyaan naman, pari ka, di ka nakatapos. Di po ba na? Ay sa kalahati na ako. Ay hindi ko na talaga kakayanin. Gusto ko nang lumuha eh. Kaya lang, baka sabihin ng matanda, ay umiyak yan. Di ba, ano? Ay, tinitingnan ko talagang puon. Ha? Lord, tulungan mo ako! Sabi ko sa Poong Nazareno, Panginoon, kalimutan mo na lahat ng aking hinihingi. Patapusin mo lang ako. Ay, talaga. Hirap na hirap ako. Hirap! Wala pa yung mga bakal na yan, wala pa. Doon sa pang-apat na yan, sabi ko sa Diyos, Lord, malapit na. Pero sana naman makatayo pa ako. Kasi mahirap yung nakarating ka sa dulo, tapos, di ba, ano? Ay, nakatapos yan, patay nga lang, di ba? Di ba, ano? Oh, ay di. Nandyan. Ano? Nakaubob ako, nakaubob. Ay, wala na akong lakas eh. Wala na akong lakas. Sinisilip ko yung bangko na yan. Sana, pag tumayo ako at nagpatumba ako, mag-shoot ako doon, mag-shoot. Kasi kung hindi mag-shoot, higa. Di po ba, no? Ay, di ganyan, pag ano, no? Pag tayong ganyan, nanginginig-ginig talaga. Tapos upo, ah, praise the Lord! Ha? Ah, mas matagal yung pagkakaupo ko kaysa pagkakaluhod ko. Magmimisa na, nandun pa ako. Pero ano? Ha? Ang sinabi ng Diyos, ako ang hanapin mo. Ako ang hanapin mo. Hindi yung ikayayaman ng parokya mo. Ako ang hanapin mo. Hindi yung ikagagaan ng trabaho mo. Ako ang hanapin mo. Hindi yung pambayad sa utang. Ako ang hanapin mo.
sapagkat ako ang mahalaga. Alam po ninyo, pari ako eh. Napahiya ako. Umuwi ako na tinatago ko ang aking luha. Hindi dahil napagod ako, kundi napahiya ako. Bakit? Nakakahiya nga naman, di po ba, no? Mas mahalaga ang tinapay kaysa sa nagbigay. Nakakahiya. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa nagregalo. Nakakahiya. Mas mahalaga ang kagalingan kaysa tagapagpagaling. Alam po ninyo, sa 2 taon at kalahati, sa parokya ng Santa Mesa, nabayaran ko ang utang, nabili namin ang lupa na kinatitirika ng simbahan. Napagawa ko ang simbahan, ang sanctuary, at nag-iwan ako ng 1.2 million. Ano ibig ko sabihin? Huwag kayong palakpak na palakpak. Ano ibig ko sabihin? Pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo lahat. Ha? Inuulit ko, pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang lahat. Ang pangungulila ay makita mukha ng Diyos. Hindi lang yung ibinibigay ng Diyos. Kaya nung na-stroke ako, natakot ba ako? Sabi ng mga pari, naramdaman mo bang malapit ka ng mamatay? Sabi ko, hindi naman. Wala naman ako nakikita ng mga kaluluwa ng aking nununo. Diba, pag mamamatay ka na daw, makakakita ka ng mga kaluluwa eh. Wala naman. Anong meron lang? Inamin ko, natakot ako. Pero mga minamahal na mga kapatid, sinabi ko sa Diyos, Panginoon, sinabi ko na ito sa iyo noon, sasabihin ko muli sa iyo. May sakit o walang sakit, alam mong mahal kita at alam mong mahal mo ako. Inuulit ko, sa gitna ng aking karamdaman, sinabi ko sa Diyos, alam mong mahal kita at alam kong mahal mo ako. Bakit? Yun lang ang mahalaga sa buhay. Muli mga aking minamahal na mga kapatid, kung hindi kayo nangungulila sa mukha ng Diyos, mali ang inyong mga kalungkutan. Mali ang inyong mga hinahanap. Hari nawa, sa gabing ito, ay matutunan mong mangulila sa tunay na dahilan ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. Hari nawa, ang tunay na dahilan ng paglilingkod ay walang iba kundi ang pangungulila kay Jesus. Hari nawa, ang tunay na dahilan ng debosyon ay hindi yung magawa ko ang dapat gawin. Baka mapahiya ka lang. Hari nawa, ay meron kang pangungulila sa mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila.
Alam mo ang kanilang mga pinanggalingan. Alam mo ang kanilang mga kwento sa buhay. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Batid mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pangarap. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Nawa po, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman. Nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Panginoon, maging cancer. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo po itong iyong anak. Alisin mo ang kanyang mga pagkatakot at pangamba. Tuwangan mo siya sa kanyang mga suliranin. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya at paninalig sa iyo. Ano man ang bitbitin ng bawat isa, kayo po ang nakababatid. Kayo po ang nakakaalam. Ang mga mag-asawang may problema, hilumin mo ang kanilang mga sugat. Naway mayroong pagpapatawad, mayroong paghingi ng tawad, mayroong pagbabagong buhay, mayroong panibagong pagmamahal. Nawa po ang mga pamilya na pinaghiwa-hiwalay dala ng kung anumang uri ng hidwaan. Hilumin mo, Panginoon. Nawa po ang kanilang mga pamilya, ipagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Turuan mo po ang mga anak na maging maggalang sa kanilang mga magulang. Turuan mo po ang mga magulang na maging halimbawa ng kabutihan at pagmamahal para sa kanilang mga anak. Panginoon, batid mo ang kwento, batid mo ang kahapon, alam mo ang kanilang hinaharap, ngunit sa iyong mga palad ang kanilang bukas. Kaya nga po, Panginoon, naninikluhod kami upang ang bawat isa sa kanilang pag-uwi ay may bitbit na biyaya. Panginoon, nawa po'y maging kalugod-lugod sa iyo ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo ang kahilingan ng kanilang mga puso. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo. Panginoon, nawa'y pagpalain mo ang bawat isa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.